Hello guys, it's me, Cancer Ox 23. Ginawa ko tong video na to para i-share yung mga nangyari sa aking channel. Marami din kasi nagtatanong bakit ako na-demonetized. Ipapaliwanag ko lang po maayos. October 6, bigla akong may na-receive na notification galing sa aking YouTube. So sa email yon. So sabi niya is your channel is no longer eligible to monetize. So nakalagay din doon. So nagulat ako. Sabi ko, "Hala, ano nangyari?" Sabi ko sa isip ko, no. Nagulat ako. Pagkatapos binasa ko yung nakalagay. Binasa ko siya. So inopen ko. So reuse daw ako, na-reuse ako. So binasa ko yung mga dapat kong gawin at mga hindi ko dapat naginawa. So yun nga. So, number one, short videos that you can comply from other social medias. So, naisip ko, ano kaya yung nakuha ko na video? So, bigla kong naalaala na nag-upload nga pala ako ng sharing siya na Chinese na kanta. Ayan, so sharing siya. Okay naman kasi sharing nga. Kaya lang, nung biglang tumaas yung views, pwede pala yung i-claim, nakiklaim, pwede pala yun na lumabas na reuse content. Yun. Pangalawa, yung collection of songs from different artists. So, inisip ko, baka yung mga playlist. So, kasi dati, gumagawa ako ng playlist, pero, yun yung pangalawa ko, ano, yung collection of songs from different artists. So, hindi lahat ng songs na nagagawa ko is ina-allowed. Bigla kasi napansin ko na kahit na-upload ko na siya, sa una is no CPR siya nakalagay o kaya naman CPR pero not epic on your channel. Pero kapag yun ay tumataas na ang views, nagbabiral siya, umaabot na siya ng 10K views or 15K views, biglang yung green nagiging red. So, nagiging red na ang magno-notify doon sa akin na nakalagay is ano, your content is has been blocked. So, has been blocked daw siya or hindi siya pwedeng makita sa YouTube. So, hindi nga siya dinidelete ni YouTube sa akin, pero ako na lang ang nakakakita. Wala nang ibang makakakita. So, titingnan ko ngayon sa aking ano, kung saan 'yon. Kadalasan, nakikita ng mga nakikita yung mga ano ko sa kulay, yung kulay red, nagiging ano kasi siya. Magiging, alam yung dollar sign lang niya is ano, red. Okay lang yun sana eh. Tsaka yung yellow, okay lang yun. Pero bigla kasing lumalabas doon, minsan nagkakaroon siya ng biglaan na instead na dollar sign, na kahit anong kulay yan, okay lang sana. Biglang nagkakaroon siya ng ano, circle red. So, yung mga circle red, tinignan ko. Nagkaroon ako ng tatlong circle red. So, yung tatlo na yon is lahat yon ay kanta ng ABS-CBN. Oh, yung sa mga ABS-CBN, hindi pala talaga siya pwede. Hindi siya pwede. Although hindi siya video, pero song. Basta mga artist ng ABS-CBN before, sila Angeline, yan, hindi talaga siya pwede. So, yun yung pagkakamali ko kasi hindi ko agad siya napapansin. Na, kasi pag ina-upload ko siya, okay lang eh. Tapos, CPR lang. Pero kapag ka nagtataas na yung views niya is nagiging ano na siya, circle red. Tapos bigla kang inonotify ni Lolo na hindi ka na pwede. So, yun lang yun. Kaya, ingat tayo sa pag-upload ng mga song. Hindi lahat ng song porque hindi CPR is hindi siya nakiklaim. So, yun lang. Number three is clip of moments, sabi niya. Clip of moments from your favorite art show, ganun. So, wala akong naaalala, nagkaroon ako ng mga clip of moments. Ayan, wala akong naaalala. Ang ginagawa ko lang noon is, alam ko, ina-upload ko. Nagkaroon ako ng dalawang upload na kanta. Isa, is hindi siya upload. Hindi siya dalawa. Isa, na dinownload ko na siya 12 years ago. Pero kanta yon, playlist ng isang kanta. Hindi yun video. So, ginawa ko siyang background. Yun. So, yun lang iniisip mong ibang dahilan kasi wala naman ako nakikitang clip of moments from favorite show. Maybe yung sa Chinese, yung Chinese ng A4, yun ay sharing revenue yun. So, at saka isa pa, nag-a-upload ako lagi sa Ninja ko. Yan, nag-upload ako sa Ninja ko. Tapos,
pag nakita kong okay siya sa ninja, wala siyang palo kay Lolo, wala siyang violation, i-upload ko siya ngayon sa main ko. So, nakita kong dahilan doon is, hindi ko siya na-delete. Yan, kasi may nakita akong isa kong upload sa ninja ko na hindi ko na-delete. Yan. So, narius ako ng sarili kong, ano, sarili kong ninja. So, yun po yun. And then, number 4 ko na is yung ano na siya. Ang number ko, number 4 kong palo doon, siguro yung ano, yung nakalagay dyan na content uploaded many times. Yan, content uploaded many times. So, ang nangyari kasi sa akin, yung mga title ko kasi is pari-pariho. Although iba-iba yung laman ng kanta, iba-iba yung laman, iba-iba yung videos, iba-iba yung background. Pero, yung title kasi is pinagpapari-pariho ko. Kasi syempre, yung title na yun, importante yun sa akin eh. Kasi doon ako nagbabiral, doon ako nakikilala sa title na yun. So, tapos yung description, yan. Yung description kasi is, yun din yung inilalagay ko. Pareho lang siya, yung title and description. So, nagkaroon ako ng ganun. So, syempre, lalabas pa rin yun na content uploaded many times. So, yun yun. Tapos, ang number five na nakakagulat is, dati naman is pwedeng-pwede. Biglang lumabas doon, number 5, ang sabi dyan is, promoting of other contents. So, kasi ang ginagawa ko lang naman noon, naglalagay ako ng link sa description or sa comment section na please support this, kuhan mo to, support mo to, ganito. Tapos, ang isa ko lang naman doon is marami pala, hindi isa, na promoting of other content is nagsishare ako sa aking community. Kasi ang alam ko talaga is pwede yun. Pero, tiningnan ko siya sa aking analytics, lahat-lahat, doon sa side niyang ating ano sa pagkatapos ng ating logo, 'di ba? Sa pinaka side noon sa SS, may makikita kayo diyan na CC, not SS. CC nakalagay diyan is yung mga nag-reuse sa iyo. So nakita ko 'yan, kung sino-sino yung nag-reuse sa akin. Tapos may mga nakalagay diyan na kung saan ba yun nakuha yung mga nag-reuse sa akin, kung yun ba'y nakukuha sa tawag doon. Sa aking upload or nakuha ba yun sa pinost ko or sa share. Ayan. So, dun sa post, yan may ganon. So, nakita ko yung sa akin is sa ano ko, channel analytics ko. So, lumabas doon. So, nakita ko siya sa taas ng tabi ng dollar sign. Yan, sa taas ng dollar sign. May makikita kayo dyan na copyright claim. Yan. So nakalabas diyan kung sino-sino yung mga nag-reuse sa'yo, kung saan siya, saan ka na CPR, yan kung saan ka na CPR. So lalabas lahat ng video mo na may nag-claim. And then makikita mo doon lang sa stories, ikiklik mo yun kung sa stories ka ba nagkaroon ng pagkakamali. And then meron din doon sa post, meron din doon sa live. So tingnan mo yung sa post mo, lalabas diyan sa post lahat ng mga inano mo. Lahat ng mga shinare mo sa iyong community, yan, sa post mo yun makikita. And then, pwede ka palang i-reuse, marireuse ka rin, yun. Reuse ka rin kapag ka nag-post ka or promotion di ba? So, ipopost mo yung link nila doon sa channel mo mismo. So, makikita yun sa wall mo. Kaya yun pala is pwede rin na maging dahilan para magkaroon tayo ng tinatawag na reuse content. So, yun yung pinagdi-delete ko lahat. Lahat ng inano ko. Kasi, eto ha, hindi ko sinasabing pinagbabawal kasi wala akong sapat na basihan. Pero, yun lang yung nakita ko sa aking sa claimer. Yan, sa claimer. So, marireuse ka pa rin o mar-CPR ka pa rin ng mga taong nasishare mo. So, yun lang po. At after 3 days, yan, after 3 days, itatry kong i-reapply. Kailangan ko siya i-reapply sa November 6. So, malalaman natin. Hanggang ngayon, hindi pa ako nag-reapply kasi nag-search ako sa Google o kung saan-saan man nag-search ako na kailangan na magpakita ulit ako. Magpakita ulit ako sa camera tulad dati. Hindi na talaga ako sanay. Kinakabahan ako. dati akong live streaming, pero yun lang. And
Thank you so much. Thank you so much. Sana makabalik ako. Yun. Sa isang banda, masaya rin kasi isang buwan nabigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng maraming subscribers, na i-upload ko lahat ng gusto kong i-upload, yung mga subscribers ko tumaas at pero nakakalungkot kasi naiiyak ako kasi siyempre pag re-apply ko yung mga views ko na nasa 1k 1 alam niyo 100 yan 100k views, 500k views. So, kailangan ko siyang i-delete kasi hindi ko na siya matrim. Hindi ko siya matrim kasi roles din pala ni Lolo na kapag ang isang video is lumampas 100 views or nasa 80k views na, hindi na siya natitrim. So, nagkamali ako kasi meron ako mga inilagay na videos na alam kong isa na lang yung CPR doon. Pero nagandahan ako sa kanta, kaya inilagay ko. In-expect ko na ititrim ko na lang siya bago ako mag-reapply. Hindi pala pwede kasi, kaya kailangan ko rin siyang i-delete. Pero plano ko ngayon, pababayaan ko lang siya. And then, mag-reapply ako nang meron pa rin akong playlist, tatlong playlist. Siguro ititira ko yung 2.3M views ko, at saka yung isang 550k views, at saka yung isang 110, at saka yung unang nagpa-viral sa akin na labis na nasaktan, at saka yung unang playlist ko na ginawa na doon ko natuklasan na pwede pala akong gumawa ng playlist kasi pwede pala akong mag-viral, pwede akong magkaroon ng subscribers dahil doon, yung sa dagat, kasi akin yun eh, yung kanta lang hindi, pero yung video sa akin yun kasi kinunan ko talaga yung tanghaling tapat sa dagat dito sa Dubai. So, dito sa Fujairah, kaya parang napaka-memorable sa akin. So, ititira ko yun kung hindi makakalusot kay YouTube. Yan, kung hindi siya makakalusot, kailangan ko siyang i-delete. So, yun lang, nakakaiyak kasi, alam mo yun na, yun yung sinubscribes ng tao sa akin eh. Tapos, ano pang papanoorin nila kung i-delete ko yon? Pero kung ma-delete ko man yon, tanda ko pa rin naman yung mga kanta eh. I-upload ko na lang siya ulit. Gagawin ko na lang siya ulit isang playlist. Para sa mga taong, alam nyo, mahilig makinig ng music. Yan, lahat. Mahala na. Pero, sa lahat na nagtatanong kung kumita ba ako sa YouTube nitong nakaraang buwan, pagkatapos kong gumawa ng mga song, opo, yung isa ko kasi yung labis na nasaktan dati is sharing siya, sharing revenue siya. So, sumahod pa ako last 2 weeks ago, noong 23, sumahod pa ako noong 23. 22, nakita ko yung notification kasi sa sama ng loob ko, hindi ako nagbukas ng email. Pero 23, nagbukas ako ng email, nakita ko may salary pala ako. So, nakilim pa yun ang kapatid ko ng 24. Yan. Yun ay nakuha ko lang yun doon sa labis na nasaktan. So, doon ko napatunayan na ang sharing revenue ay kumikita. Yan, kumikita po ang sharing revenue. Naka $120 ata ako doon. Yun po. So, sa lahat ng mga vlogger na katulad ko at sa lahat ng hindi naman vlogger na may YouTube, ano lang, mahilig makinig ng music, umaasa ako na maiintindihan nyo kung i-delete ko yung mga videos na sinubscribes nyo sa akin. At maraming maraming salamat po sa mga tao naman na gumagamit ng videos ko. Kasi nakikita ko naman, marami na talagang gumagamit, pati thumbnail, lahat. Description, sa akin po okay lang naman, kaya lang kaunting ingat. Kung gusto nyong ma-monetize ang inyong channel, mas magandang isulat nyo na lang yung mga title ng mga kanta ko na ginagawa, kung gusto nyo yung title, and then i-download nyo yung mga kanta isa-isa at gumawa kayo ng sarili nyong background, para kasi hindi ko man kayo i-reuse, si YouTube mismo nadidetect niya yan, nadidetect niya po. So, yun lang, at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin na Wipa Family. Thank you so much sa alam niyo yun na simula pa lang isang taon na nakaraan, pero alam ko yung suporta niyo sa akin.
Lalo na sa channel ko, yan, lalo may thank you. Lahat, lahat, hindi ko na kayo sasahin. Kuya Dario Sandy, lahat, lahat kayo. Beings, lahat. And then sa SPF, yan, lalabs Maria, salamat. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. So, hindi ko na kayo isa-isahin. Alam nyo na yun. Kung sino-sino kayo, ha? Basta. Yan. Sa 8, yan. Thank you so much. Thank you. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Yuni, thank you. Salamat sa inyong lahat. Naiyak ako. Hindi na ako sanay nang nag-ano. Hindi na ako sanay nang nagsasalita sa camera. Pero, ginawa ko to para makabalik sa YouTube. So, yun lang. At sana maintindihan nyo ako. Maligayang pasko sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.